Ito po mga ka-electro DIY, ang sira po nitong TV natin ay yung power. Yung LED po niya, yung pilot lid ay nagbe-blink-blink. So pag kanyan po ang naging sira ng power ng TV natin, posible po yung power supply niya. Unang-una po, check po natin yung power supply niya, yung secondary kung may supply niya siya o wala. So natris ko po yung supply niya, walang supply yung 12 volts, yung 24 volts, pero meron siyang 5 volts. Ngayon yung pilot lid niya nagbi-blinker. So ngayon, i-try din po ninyo i-circuit out yung button switch niya sa mga channel, volume, mino, video, yan. I-open circuit niyo po yun, baka minsan nagsushort din yan, kaya nagbi-blinker. Ngayon, pag na-circuit out nyo na at ganun pa rin, i-try out, i-open out mo rin yung supply na papunta sa mainboard, sa isang panel board na sa mainboard. Pag natanggal nyo na, na-open circuit nyo na rin, at ganun pa rin, hindi pa rin nagbigay ng supply. So, ibig sabihin po, 100% ang problema po natin ay mismong power supply. Pag ganyan po ang naging problema, iisa-isahin po natin yan mula sa primary hanggang sa secondary. Ganyan po ang mag-trace natin ng power supply ng flat screen TV. Ngayon ang naging cost nitong siran TV, chinik ko po yung resistor niya, capacitor. May nakita ko yung isang capacitor lumubo. So napalitan na natin yon. Ang naging problema ko naman, yung filter din capacitor niya ay wala na rin palang wala na siyang microfarad, short, ano na siya, yung open. Hindi na siya pumapalo. Kaya rin pala hindi nagpa-power dahil mababa yung stock ng kuryente, hindi makatuloy. Isa rin pala yung kaya hindi mag-power yung ating power supply board. Ngayon tinister ko yung filter capacitor, hindi siya nagpa-function. Ngayon po, chinik natin yung capacitor, yung filter. Ayan. Yun yung bago, ipapalit natin. Yung kanina, yung isang chinik natin, wala talaga, hindi siya pumapalo. Ibig sabihin, sira talaga yung filter capacitor. Yung try natin tong bago, ikakabit natin para malaman natin yung supply ng secondary kung magpa-power na siya. Hintay-hintay lang natin konti kung anong mangyayari sa ating ginawa. Ngayon po, susukatan natin ang supply kung mayroon supply yung yan, mayroon ng supply yung primary sa capacitor. Check muna natin kung shorted yung capacitor. Okay. Filter. Yan, subukan natin isaksak. Tingnan natin yung secondary kung mayroon sang supply. I-double check lang po natin yung kabit natin ng capacitor kung baliktad siya o hindi. Mahirap na po kasi pag nagbaliktad yan, puputok po kasi yan. May sign naman po yung board tsaka yung capacitor, yung positive at negative. Ngayon, susukatan natin ng supply yung secondary, yung 12 volts saka 24 volts. Ground lang po yung itim, check natin sa ground, tapos yung red sa positive. Tingnan natin yung 12 volts. Ayun, meron tayong nare-reading 12 volts. Ngayon, tingnan natin yung 5 volts. Meron din. Tapos punta tayo sa
24 volts supply ng backlight, ayun, mayroon din. So, ibig sabihin, buo na yung ating TV. Try natin mamaya, isasara na lang natin. Mayroon na tayong supply na sukat. So, ibig sabihin, 100% na okay na itong board natin.